Hello guys, what's up? This is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker, entrepreneur, and online marketer. Happy Three Kings ngayon. And this is my new video about real estate. Balik na tayo sa real estate and other business videos para rin sa inyo. Ang maganda ngayon ay meron sa aking client. Habang nagtatype ako, meron akong ginagawa at nag-aaral rin ako ng mga iba-ibang business models about online marketing, real estate, at marami pang iba. Nag-chat to sa akin. And minessage niya sa akin to. Papakita ko sa inyo. And natuwa naman ako. Sabi ko, it's a simple question, but makakatulong to sa ating mga buyers or first-time home buyers o bibili ng property. Dahil kasi ito makakatulong sa mga home buyers na gustong bumili ng property kaso wala silang guidance. So sa video na ito, maganda tong video to para mag-guide kayo. So guys, before ko sabihin yung mga tips na to about how to buy a property or paano bumili ng property, I know it's very basic, please subscribe to my channel, press the bell button para magkaroon ng updates sa aking mga video, and don't forget to follow me on my official Instagram. Okay guys, so manood at matuto. Sa pagbibili ng property, alalahanin natin malaking responsibilidad to. Alam ko, paulit-ulit ako sa video kong ito, alalahanin natin ang pagbili ng property, bahay man to or condo, is a long-term commitment. Lagi ko sinasabi sa video nito, kahit sarap laka na ako pagdating dito, I always, always sinasabi ko sa client ko, pagbili ng property, marami kang dadaan ng proseso. Hindi lang basta-basta. Maraming mga papel susulatan, maraming policy na susundin, at marami rin kailangang ayusin. Guys, bumibili kayo ng sarili ninyong bahay. So, you have to be disciplined enough, committed enough, na magkaroon na talaga kayo ng plano sa pagbili ng bahay. So, unang-una, kung maghanap kayo ng bahay, do enough canvassing. You have to canvass. Pumunta kayo dyan, take time to canvas. Hindi lang kayo sa online, hindi rin kayo pwede sa ahente. You have to do your own canvassing or research on a certain property. Bahay man yan, or condo, or lupa ba yan, you need to check it out. Yun. Kasi minsan, ibang tao, or ibang buyer, kung napapansin ko, sige na, yun na. Tapos may makikita nung bagong magbabago na ng pag-iisip. Hindi yan basta-basta. Kung ano, you will lose some money if you change your mind. So you need to do canvassing. It's a long process to decide buy a property. So do canvassing. Take time to canvass. Number 2. Choose a reputable developer. Okay. Sabi ko yung kilalang mamili kayo ng developer na kilala. So, I'll give you some example. Since I'm a licensed real estate broker, I sell this property and I can recommend you with this property like Camellia, Brea, Ayala, Amaya, the MCI, yun. I handle those property. So, I can help you and assist you with those property. So, guys, maganda yung kilala at saka yung reputable na. Yung kaya, may stable siya na hindi agad mababaksak yung kumpanya. Kasi yun ang maganda. Kung kilala yung kumpanya, meron siyang capability gawin yung isang malaking property. Okay? And do some background check pa rin about the developer. Kasi I have a video about that. You need to check din yung developer. Okay? And number 3. Location is a king.
Sabi nga, sa real estate, sabi nga ni Donald Trump, location, location, location. Yan. Kasi, kung bibili ka ng property mo, tapos hindi naman gusto yung area mo, hindi suitable sa area mo, hindi suitable sa comfortableness mo, maaaring mag-change of mind ka or magpapadto sa property yung bibili mo. Mas maganda ay pag-aralan mo saan location katitira. Saan ang location na doon na yung pamilya mo. Saan yung location na gusto mo doon ka na mag-grow ng family mo, yung future family mo, or yung business mo, or your plans for your own life on saka titira talaga. So, location is the key. Yan ah. Number 4, ask your heart out. Sabi niya, isipin nyo, pag-isipan nyo mabuti, kausapin nyo sarili nyo, take a deep reflection kung yun talaga yung property na gusto mo. Kung mapabahaya, mapakondo, ito na ba talaga yung bibiling ko? Ito na ba ako titira? So, you can reflect. Ask your heart out kung doon talaga. Nasa puso ko ba to? Gusto ko ba to? So, kayo rin ang makakaduda. Magagawa nyo yan, just ask yourself. And number 5, compare the rates and prices. Since nagka-canvas na kayo and nag-invest na kayo ng time and effort sa pagka-canvas, mag-compare na kayo ng price. Yan ang maganda. Maganda rin o mag-canvas ka sa online. But mas maganda, you have to canvas physically sa... Kaya nga, in-encourage ko kayo mag-tripping, di ba? In-encourage ko kayo mag-tripping kayo dun sa property yung binili nyo. Para makita nyo at matanong nyo yung mga dating, mga importanteng tanong. Like the interest, compare of the prices, yung features niya, ano yung materials ng bahay, ano ba yung location niya, ano ba yung association use niya, and many more. Kaya maganda, ando ka mismo presently doon sa property. Depende ito kung naman sa OFW. Dahil OFW, wala tayo niyan na nasa ibang place. So, para dyan, meron akong video about OFW. Yan ay pwede nilagay sa description below para panoorin nyo about kung OFW po kayo, ano yung mabibigay kong tips. Pang-anim na tip ko pag bili ng property ay money matters. Yan. Money matters, guys. Pagdating sa pagbili ng property, dapat planado na ang financial roadmap nyo sa pagbili ng property. Bakit? Kasi sinasabi ko to lagi na ano, dapat handa na kayo financially and mentally pagdating sa pagbili ng property dahil mahaba-haba ang babayaran nyo. Diba? It takes 25 years to 30 years. 30 years sa pag-ibig, 25 years sa bangko. Kung sa kondo hanggang 20 years lang. So, mahaba pa rin yun. So, magbabayad yun ng ganong kahaba. So, kailangan preparado kayo sa ganong time frame sa pagbabayad. Kasi magbabayad ka ng reservation, magbabayad ka ng down payment, then you have to loan it to the bank. So, mahabang proseso yung pagbayad ng isang property. So, kailangan preparado kayo or planado na yung mga gagastusin nyo or meron ng kalaan na kayo doon sa pagbili ng property. Hindi masamang bumili ng property. Hindi rin masamang mangarap. Masakit lang naman kung wala kang enough budget para bilhin yung pangarap mong tahanan. Dahil kasi nga, sabi nga, ang pangarap, libre. Kaso, ang bahay, hindi libre. Kasi, babayaran mo to. Sabi nga, dreams have price tag. Depende na sa inyo anong price yung gusto mo doon sa pangarap mong bahay. Okay, let's do a recap on nas mas na sabi ko sa inyo. Una is, do canvassing. Walang masayang mag-canvas ng property kasi bibili kayo ng dream home mo. Take time to do canvas. Second, choose a reputable developer
or maghanap ng kilalang developer dahil mas maganda yon, dahil maraming matulungan kayo doon sa property nyo, plus yung quality ng paggawa ng bahay at kalidad ng bahay. Number 3, location is a king. Sabi nga. So, location is a king. Pag-aralan anong location kayo titira. So, deep inside, kailangan nyo pag-aralan yan. So, yun yan. Kasi preference nyo yan. Kung gusto nyo sa city, meron rin dyan. And the condominium. If you want peaceful life, pwede sa probinsya. So, it depends sa inyo. Number 4, ask your heart out. So, nakuha mo na lahat ng information. Nakuha mo na lahat ng prices. Nakuha mo na lahat. Pag-isipan mo pa rin. Reflect. Always reflect. Na ito na ba yung property na to? Ito na yung kaya. Kaya ko bang bilhin tong property na to? Suitable ba tong property ito sa future ko? So, yun yung dapat yung pag-aralan. So, reflect. Ask your heart out. Number 5. Compare the rates and the prices. Always remember, kung nakulit mo na lahat yung information since nag-canvas na kayo nung unang-una at saka meron na kayong mga information about the details ng mga bahay, property, at yung developer, doon kayo magkaroon ng comparison and ano talaga yung kakayanin ng budget nyo at ano yung magandang preference nyo doon sa dream home nyo. And number 6, ang pinaka-importante, money matters. Importante dapat kasi pag-aralan ninyo yung financial stability nyo or yung financial roadmap ninyo sa pagbili ng property. Hindi naman basta-basta ang bumili ng property kung hindi naman kayo ready financially. Masakit ang sinabi ko dito, totoo to, dahil kasi marami akong mga kliyente nagba-back out na nagre-realize, hindi nila na-realize na hindi pala kakaya ng budget nila yung property na gusto nila. And it hurts me the most, especially. Kasi nakikita ko yung paghihinayang at saka yung frustration ng isang buyer, ng isang tao, kung hindi nila nakakamit yung gusto nila. So, guys, yun lang ang masasabi ko ngayon. These are the tips that I can provide you how to buy a property here in the Philippines. And kung meron man kayong if you need assistance about buying a property or about real estate services, we can provide you about it. You can contact us. We have a number below to our description. And you can contact me on my official Instagram and Facebook page. Andun lang po sa description below. I hope you have a great day. And this is a new year, a new opportunity, and a new journey to us to 2020. So, please huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Click ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking channel. And please follow me to my official Instagram. So guys, have a great day and bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.